Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Gary C. at nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan Facebook Live. Abay, marami yatang nag-aabang nung budot, budots-budots ha. Well, mamaya po at manood po kayo ha. Inaalay ko po sa lahat ng mga senior citizen yung aking gagawin na kaihiyan mamaya. At sa lahat ng mga nanonood ngayon, no, ang ating topic ay very interesting. Sa tingin ko, lahat naman kayo nagkaroon na nitong ganitong problema, no? Pag-uusapan po natin tungkol sa pulikat. Pulikat. Yan po yung tinatawag na paninigas ng mga kalamnan. So, kadalasan, pag sinabing pulikat, ang nasa isip natin, binte. Yung tinatawag na leg cramps. Pero ang pulikat o muscle cramps ay nangyayari sa iba-ibang muscle sa ating katawan. Minsan sa muka. Aba, minsan ho, dito sa balikat. Minsan po dito sa yung iba, mga pasyente ko, sabi, Dok, may inabot lang ako. Pag abot kong ganun, tumigas yung muscle ko at sumakit. Yung iba, sinasabi, ba, parang nagkaroon ako ng daga dito sa binti. Mga paninigas po ng muscle yan. Eh, sino ba sa inyong hindi pa nagkaroon ng ganitong karanasan na natutulog? Bigla na lang tumigas yung muscle sa binti. O kaya, lumalangoy. Eh, habang pumapadyak-padyak ng ganyan, bigla na lang na, Ariko! Yung pala, naninigas yung binti niya o kaya yung daliri niya, no, sa paa. Nagkaroon ng tinatawag na paninigas o muscle spasm. Well, karamihan ng mga pasyente, sinasabi, Dok, ano bang gamot? Eh, palaging ganun eh. Dok, ano bang gamot? Pero alamin muna natin ang dahilan bakit pinupulikat ng isang tao. So, ngayong gabi po, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano yung mga dahilan bakit nagkakaroon ng pulikat ng isang tao, at siguro magandang intindihin kung ito bang pamumulikat ay senyales ng isang uri ng sakit o itong pamumulikat ay baliwala naman na pwede naman sa bahay lang ayusin o gamutin. Kasi may mga home remedies na pwede kayong gawin, ituturo ko rin po lahat yan sa inyo. Pero mahalaga, intindihin muna natin kung ano yung pulikat. Pag sinabi po nating muscle cramps, ito ay kadalasan involuntary. Pag sinabing involuntary, hindi mo kagustuhan. Iba po yung nagbubuhat ka ng mabigat na pinapalaki mo yung muscle mo, pinapatigas mo. Iba po yun. Mga bodybuilder, gusto nila yung medyo maraming pandesal sa tiyan. Kagaya ko, marami akong pandesal sa tiyan. Eh, hindi ko na ipapakita. Baka mamaya maglaway pa kayo, no? Biro lang po, ha? Baka mamaya may mga senior citizen dyan. Ano naman si Doc? Magpapakita pa ng abs? Wag. Kasi bibilangin ko ha, mga walo po ang nakaumbok dito ng mga pandesal. Kaso pinagsama-sama, parang naging malaking mona eh. Pero huwag nyo nang intindihin yung abs ko ha. Okay. So ngayon, ano muna yung tinatawag na muscle cramps? Pag sinabing muscle cramps, ito po yung tinatawag na sudden, mabilis, ura-urada. Involuntary, hindi mo kagustuhan. Contraction, paninigas ng muscle. Nangyayari po yan ng wala namang serious na dahilan. Halimbawa, matagal kang nakaposisyon ng nasa isang lugar ka lang, isang posisyon ka lang ng matagal. 30 minutes o 1 hour ka nakadikwatro. Mamaya, aba, naninigas na yung binti mo. Nangyayari yan, pero mapapansin niyo po, di ba? I'm sure, naranasan niyo yan. Konting galaw-galaw lang, konting pagpag, mamaya ayos na, di ba? So, ibig sabihin, panandalian lang. Maaring ang dahilan, yung muscle nyo nanigas dahil ang blood flow, humina. Kaya bawal po yung mga nakadikwatro, yung mga babae nakadikwatro. Minsan, cause pa nga ng varicose vein yan eh. Biya mo, sa ibang panahon, pag pinag-usapan natin yung mga varicose vein, yung mga deep vein thrombosis, yung mga ugat sa may binti na barado, pag tatalakayin ko po yung mga anong mga dapat at hindi. Pero ngayon, pag-usapan muna natin yung pulikat. Bagamat marami sa inyo may mga request ng iba-ibang topics, no? Marami ako nakita, iba-ibang sakit, eh hindi ko naman mapapagbigyan lahat. So ang ginagawa ko, pinipili ko lang yung parang pangkalahatan. Yung tipong sakit na common kay Pedro, kay Juan, kay Pepe, kay Maria, kay Pilar, at kung kanino pa.
So pag pinag-usapan natin ng muscle cramps, ano ba yung symptoms? Ano ba yung nararamdaman? Siyempre, masakit. Eh, naninigas yan, hindi ba naman masakit yan? Ano pa? Minsan bumubukol yung muscle. Dahil ang muscle, pag ito'y nag-contract, for example, ganyan kalaki yung muscle, nag-contract, gumanon, tumitigas yan at parang nagiging bukol. Kaya minsan, pag hinawakan nyo yung binti nyo, kung madalas kayong pinupulikat, mapapansin nyo bakit parang may bukol. Hindi po bukol yon. It's muscle fiber. Muscle fiber o hibla ng kalamnan na tumigas. Ginagawa ko sa mga pasyente, pinapa-warm compress ko lang yan. 15 minutes, tapos massage lang ng konti. Medyo lumalambot na yon. So, ano ba mga dahilan bakit pinupulikat? Bukod sa sinabi ko na matagal na nasa isang posisyon, prolonged standing, prolonged sitting, prolonged lying down, nagkukos siya ng mga pagtigas ng muscle. So, ano yung mga dahilan? Number one, pwedeng poor blood circulation. Sino ba yung mga may poor blood circulation? Common yan sa mga may edad. Common yan sa mga may sakit na diabetes, mga may hypertension. Yan ang kadalasan na pinupulikat. Tapos, ang isang tao naman na wala namang sakit, pinupulikat kasi dehydrated. Kulang sa pag-inom ng tubig. Lalo na pag mainit ang panahon. Tapos ang ginagawa nyo, nag-exercise kayo sa tindi ng sikat ng araw, eh, marami hong nahihilo, bukod sa pagkahilo, nangihina at pinupulikat. So dehydration. So maririnig natin madalas, di ba? Oh, kumain ka ng saging kasi pinupulikat ka palagi. Well, tama yun sa isang banda. Pero ang tanong, kano karaming saging para makuha mo yung sapat na potassium? Eh, pag nasobrahan ka naman ng saging, masama rin. Kasi sa sobrang potassium, bumibilis naman ang tibok ng puso nyo. Nagiging irregular. So, pag-usapan natin, saging ba? Sapat na? Maaring hindi. Pero walang masama ang kumain ng saging. Pandagdag. Pero kung napakababa po ng potassium nyo, baka kailangan nyo ng isang piling na saging. O kaya, kailangan nyo na lang uminom ng mga tableta na potassium na sapat o bilang yung dami ng miligramo ng potassium. Okay. So ano pa? Bukod doon sa poor ang blood flow. Number two, posible pala pinupulikat. Walang problema dito sa may paa, walang problema sa binti, sa hita. Ang problema nandun sa kanyang buto, sa likod. Yung lower back, yung tinatawag na lumbar spine o yung buto dito sa pinakailalim. So paliwanag ko yan, ha? Meron po tayong tinatawag dito na lumbar spine. Lima po yan, lumbar 1 hanggang lumbar 5. Sa pagitan ng bawat buto na yan, yan ang nagsusupply ng nerve papunta dito sa may bandang puwet, papuntang binti, papuntang hita. Ngayon, kung meron po tayong tinatawag na lumbar spondylosis o arthritis dun sa may buto dun sa likod, o kaya meron kang tinatawag na lumbar stenosis. Pag sinabi stenosis, yung pinakabuto nyo, kumipot yung pinakadaanan ng ugat o ng nerve, yung spinal cord. Naiipit po yun. At yung pagkaipit na yun, yung tinatawag na nerve compression, ay pwede po magdulot sa inyo ng pamumulikat. So tingnan nyo, maski anong masahe gawin mo pala dun sa binti mo, posible pala na yung pulikat nang gagaling po dun sa inyong buto sa likod. So, marami dapat intindihin. Ano pa? Mineral depletion. Bumagsak yung mineral ng katawan mo. Bakit? Una, yung sinabi kong sobrang pagpapawis. Pero may mga tao, hindi naman masyado pinagpapawisan. Hindi na nga kumikilos, hindi nag-exercise. Pero bakit kulang pa rin yung minerals niya? Maaring kulang ang kinakain niya. Walang sustansya kinakain. Ano pa? Pwede rin may kidney problem. Na yung kanyang kidney nagtatapon ng mga minerals sa kanyang katawan. So, maski anong inumin niyang dagdag na mga minerals o potassium man, sodium, mga tinatawag na electrolytes, eh kung kanyang kidney ay hindi maganda ang pag-function, eh humihina rin ang kanyang mga minerals sa katawan at nagdudulot po ito ng pulikat. Pero, alam niyo po ba na sa mga senior citizen, marami din pinupulikat na ang dahilan, baka yung gamot na iniinom niya. So may mga gamot pala na iniinom, lalo na yung mga maintenance na gamot, na maaring magdulot sa inyo ng pamumulikat. So ano yung mga gamot na yon? So didiscuss ko lang yung mga gamot na yon, pero hindi ko po sinasabi na itigil nyo yung pag-inom ng gamot. Ang sinasabi ko lang, kung maaari, pag nakaramdam kayo ng pamumulikat at umiinom kayo ng mga gamot na pangkaraniwan na iniinom as maintenance drug, ang suggestion ko po, magpa-check kayo sa doktor, tanungin nyo lang kung itong pamumulikat nyo ba ay may kinalaman doon sa gamot na iniinom. Mahalaga po yun.
Dahil hanggang iniinom nyo pala yung gamot na yon, maaring tuloy-tuloy yung pamumulikat nyo na hindi nyo naman rinireklamo o hindi nyo sinasabi sa inyong doktor. E di natural, tuloy-tuloy yung pamumulikat. Di ho ba? So ito po yan, ha? Pakinggan nyo po. Common po o madalas na ang mga pasyente may alta presyon, lalo na kung sila ay madalas nagmamanas, ay binibigyan ng gamot na tinatawag na diuretics. Ito po yung gamot na iniinom para kayo ay mas mapaihi ng mas marami, mas malakas, para maiwasan natin yung mga extra fluid sa inyong katawan na nagkukos ng pamamanas. Pero, unfortunately, isa sa hindi magandang epekto ng diuretics ay ang pag-ihi nyo ng pag-ihi, at dumudulot naman to ng konting dehydration na nagbibigay ng pamumulikat ng inyong binti. Hindi lang binti, minsan tiyan, pinupulikat, o kaya hita. Minsan, muscle sa braso, depende. Hindi naman palaging binti lang eh. But yun ang kadalasan. So, may mga diuretics na talagang sinadyang gawin na iniiwasan na bumaba ang inyong potassium sa katawan. Yan yung tinatawag na potassium sparing diuretics. Isang halimbawa dyan, yung mga spironolactone, mga kilalang aldactone, mga ganyan, no? So, may mga gamot pala na pampaihi na maiiwasan natin bumagsak ang inyong potassium na pwedeng magdulot ng pamumulikat. So, malinaw po yon. So, kung meron kayong diuretics, halimbawa, diuretics na kadalasan na nagbibigay ng pamumulikat ay yung tinatawag na furosemide. Furosemide. So, kung kayo po'y umiinom ng ganitong gamot na pampaihi, furosemide, at nakaramdam kayo ng pamumulikat, balik kayo sa doktor. I-request nyo na tingnan kung may kinalaman yung ang gamot nyo sa pamumulikat nyo. Pero kung wala naman kayo nararamdaman, halimbawa uminom kayo ng furosemide, matagal na, pang-alalay sa inyong blood pressure, kontramanas, at maganda naman ang epekto sa inyo, eh wala naman dapat intindihin. Minsan naman, sa pagkain lang ng sapat na pagkain na may mga potassium, naka-counter na natin yung posibleng side effect ng gamot na ito. Yan. Sana malinaw yung pagkasabi ko, no? Kasi ayoko may mga doktor na baka magtampo sa akin o magalit bakit sinasabi kong ganun. Ang sinasabi ko lang, posibleng mangyari. So, hindi lahat ng umiinom ng furosemide ay pinupulikat. Pero may mga mailan-ilan na nakita ko sa aking clinic na yung pamumulikat nila ay may kinalaman doon. So, ang ginawa ko lang, papalitan ko lang yung gamot na pampaihi na may tinatawag na potassium sparing. So, sa salitang potassium sparing, eh, hindi mo sinasama yung potassium sa pagsobrang ihi mo. So, yun ang ibig sabihin ng potassium sparing. Okay? So, mahalaga yan. Ano pa ho? Gamot na kadalasan na binibigay sa mga may Alzheimer. So, kung may nakikinig sa atin na may kasama sa bahay na may Alzheimer at umiinom ng gamot para sa Alzheimer at nakita niya yung pasyente, talagang palagi na lang na, sakit. Ibalik nyo sa doktor, itanong lang, Dok, may kinalaman po ba yung pamumulikat dun sa gamot ni tatay o ni nanay o kung sino man? Gamot para sa myasthenia gravis. Ito po yung isang uri ng problema sa ating mga muscle na kadalasan nangihina. Dumadating sa point na talagang walang kalakas-lakas maski tumayo. So may mga binibigay na gamot na yan din ang posibleng epekto. Hindi ko nababanggitin yung gamot dahil napakarami, no? Gamot sa chest discomfort or chest pain or hypertension, usually mga nifedipine, amlodipine, yan, pangkaraniwan yan, amlodipine. Meron din mga uminom ng amlodipine na nagmamanas at pinupulikat. So yan, ha, check nyo po yung mga sinasabi ko, ha? Then, gamot sa hika, usually mga salbutamol, terbutaline, mga gamot to sa hika na pampabuka ng daanan ng paghinga, ang epekto naman, minsan pinupulikat. So kung kayo po may mga ganyan, at ito pa, dagdag ko pa, no? May mga mailan-ilan na umiinom din ng mga gamot sa kolesterol na pinupulikat. So mahirap i-discuss to, no? Kasi ang isang sign na mataas ang kolesterol, minsan sumasakit ang binti. Naglalakad ka, konti lang lakad mo, masakit binti mo, posible mataas ang kolesterol. Kasi pag mataas ang kolesterol, yung ating mga ugat, lalo na yung sa binti, eh nagkakaroon yan ng pagkipot o konting, kung isipin nyo meron kang tubo na dumadaan ng tubig, eh malaki, maraming kalawang o kaya may lumot. So ang nangyari, yung butas lumiit dahil dyan kinakapos ngayon ang pagpasok ng dugo dun sa kung saan man siya pupunta.
yung lack of oxygen nagko-cause siya ng muscle contraction. So, yan po yon. So, yung mga gamot naman na binibigay, bagamat maganda pang pababa ng kolesterol, titimbangin natin. Bumaba nga kolesterol ko. Madalas naman akong pinupulikat. Bumaba kolesterol ko, humihina naman memorya ko. Bumababa kolesterol ko, pero yung atay ko daw, nagkakaroon ng parang drug-induced hepatitis. Abay, mukhang titimbangin ko yan. So, para sa akin, titimbangin natin. So, kung meron kayo ininom na mga ganyan, lalo yung mga statins na balagi ko sinasabi, checkin nyo rin po sa inyong doktor kung madalas kayong pinupulikat. Ngayon, ano yung mga risk factor? Pag sinabing risk factor, ano yung mga dahilan na posible kang pulikatin? Yan ang risk factor. Number one, edad. So, hanggang nagkakaroon tayo ng dagdag edad, kada taon, habang tumatanda, ganyan talaga. Humihina yung ating blood flow. At chance na magkapulikat, paghina ng memorya, medyo mataas. Eh, pati nga sa lalaki, pag humina ang blood flow, pati ereksyon, nawawala. Pero next time na natin pag-uusapan yung mga ganyan, no? Kasi ang gusto ko, nakafocus tayo sa pulikat. Ano pa? Mga buntis na babae, mapapansin nyo, madalas din kayong pulikatin. Yung mga dehydrated, mga atleta, basketball player, nakikita nyo, nagbabasketball, bigla na lang tumumba. Tapos, ang sakit ng binti, hawak niya. So, ang unang-unang gagawin natin, first aid, ha? Pag pinulikat po kayo, kadalasan naman, binti, no? So, ang gawin nyo po, for example, ito yung binti nyo, paan nyo po ito. Kung tumitigas po ito, yung binti ito, ha, binti, ang gagawin nyo lang, yung mga daliri ng paan nyo, itutulak nyo papunta sa inyo. So, kung nga, for example, nakahiga ako, ganyan, itutulak nyo lang papunta sa inyo. So, i-stretch nyo lang. Kasi ang number one na problema, nagko-contract yung muscle, so i-stretch natin. Ganon din sa mga stiff neck. Di ba, may stiff neck ka rito. I-stretch nyo lang. Ganyan o paganyan, i-stretch nyo lang para mabawasan yung paninigas. Habang ini-stretch nyo, pwede nyo mag-gentle massage o kaya maglagay ng warm bag. Initan nyo. Warm compress dun sa area na sakit habang naka-stretch, ha? So, kung mag-isa ka lang, wala namang tutulong sa yung parang itulak yung daliri ng paa mong paharap sa'yo, ang gawin nyo, dumapa kayo. Dumapa. At ngayon, yung formang nagpo-push up, di ba, nakaganyan yung paa nyo sa may floor, itulak ninyo. Pwede nyo rin gawin yun. Habang natutulog ka, biglang sumakit, biglang dapa ka. Ibaliktad nyo pa, itulak nyo yung daliri ng mga paa nyo papunta sa inyo. Isang paraan yan. Kung gusto nyo naman, pwede naman sa pader. Dumikit ka sa pader. Itulak nyo ngayon yung pader ng daliri lang ng paa. Ang sa ganung paraan, ini-stretch nyo po yung muscle. Then kung mag-exercise po kayo, for example, meron sa inyo nagsusumba-sumba, mga ganyan, suggestion ko, bago ka naman bumanat ng mga sumba o aerobics, mag-unat-unat ka. Malaking bagay po yung stretching exercise before the exercise proper. Pre-prepare mo yung muscle nyo. Karamihan ng injury, nangyayari po yan, dahil hindi ka nakahanda, bigla ka sumabak. Lalo na yung mga may edad. Kasi marami sa inyo, eh may edad. Ang edad, 40, 50. Sasabay doon sa mga bagets mag-aerobics. Eh syempre, ayaw magpatalo yan. Aba, bata rin ako, ha. Akala mo, ha. Kaya ko yung ginagawa mo, ha. Di ngayon, napuwersa ka naman. Eh hirap ka na. Masakit na ng mga binti mo. Hinihingal ka na. Ayaw mo pa magpatalo. Huwag ganon. Tandaan nyo po, kung anong edad nyo, may mga nababagay na exercises sa inyo. Kung kayo naman po ay dati nang sanay mag-ehersisyo, ay walang problema. Pero kung first time nyo lang po nasasabak sa aerobics o first time mo magbubudot-budots dyan, eh kailangan may warm-up ka. Eh ako first time ko mamaya magbubudots, eh. Kaya nag-warm up ako. Pagkalabas ko ng clinic, alas 3. Mula alas 3 hanggang alas 7, nagwa-warm up po ako, eh. Inunat-unat ko na po yung mga baligad ko. Kaya ready kayo sa akin mamaya, mga lolo at lola. Inahamon ko kayo. Mamaya gusto ko, pag ako isumayaw, sasabayan nyo ako, ha? Maski hindi ko nakikita kayo, siyempre, hindi ko naman alam kung totoong nanonood kayo. Yung iba, baka naka-on lang dyan. Kasi as of now, 965 nanonood sa atin, eh. Kaya itong 974, habang nanonood kayo, susundin nyo po yung ginagawa ko, ha? Pag ang hindi sumunod, sana magka-tuberculosis. Bahala kayo. Ha? Tuberculosis. O kaya, yung hindi susunod, sana magkaroon ng arthritis. Yan. Saka ubuhin sana kayo ng may dugo. Uy, biro lang, ha? Ngayon, ano yung mga gagawin natin? Lifestyle.
Sa mga lifestyle naman, mahalaga po na exercise, stretching first. Alam niyo po ba yung madalas pinupulikat? May isang pag-aaral, ha? Bago raw matulog, mag-unat-unat ka. O kaya, ang suggestion doon sa pag-aaral, stationary bike. Kung may stationary bike, mas maganda sana. So, mga 1 hour before going to bed, mag 5 minutes ka lang na gumagalaw. So, sa ganung paraan, nakakatulong yun para hindi kayo pulikatin. At isa pang pwede nyong gawin, ay ibabad ang inyong paa sa tubig na mainit hanggang below the knee. So, ano ba yung below the knee? Di sa ilalim ng tuhod, di ba? So, kuha ka ng planggana, lagyan nyo ng mga 1/3 na tubig na mainit. Inuulit ko, ha? Hindi pwede po yung kumukulo. Pag kumukulo po, magiging ano yan, nilagayan. So, tama na yung warm, parang hot spring. Then kung gusto nyo lagyan ng konting asin, okay lang, walang problema. Lagyan ng konting asin, pero mas maganda kung Epsom salt ang ilalagay. Kasi ang Epsom salt is magnesium sulfate. Ang asin is sodium chloride. Anong pagkaiba ng dalawa? Nalaman na yung magnesium sulfate, nagre-relax ng muscle. Ang ugat natin ay gawa sa muscle. So pag na-relax yan, bubuka yan. Gaganda ang blood flow. Mas maganda po kung gagamitin nyo Epsom salt. Aba, mamaya may magtatanong, Doc, saan naman nabibili yung Epsom salt? Hindi ko lang alam kung meron sa gas station o kaya sa national bookstore. Pero, sure ako, sa mga supermarket meron. Subukan nyo po sa mga supermarket, ha? So, sabihin nyo lang, Epsom salt, magnesium sulfate. Yan po yon, ha? Iba yung asin. Yung asin, pwede yan, pwede naman kung totoosin. Kung walang-wala naman tayo, pwede na yung rock salt. Pero yung mga pang-gargle, yung mga masakit yung lalamunan, yan, pwede rin yung rock salt. Pero pagdating doon sa madalas pinupulikat, mas maganda Epsom salt. Usually, kinocombine ko pa nga with activated charcoal powder. So, yung sa clinic ko, ganun ginagamit ko sa mga pasyente. Combination ng Epsom salt saka activated charcoal powder to absorb the toxic sa katawan nyo through paa. Then, yung Epsom salt, ang purpose naman nun is to relax the muscle. Combine. So, mas maganda. So, try nyo kung gusto nyo po. Okay? Then, what else? Yung applying heat and cold. When to apply heat? When to apply cold? Usually, may pasyente kasi na nakakaginhawa pag malamig ang linagay. Yung iba naman, pag mainit. So, pakiramdaman nyo. Nasa sa inyo. Hindi ko i-advise kung hot o cold. Pero, iba yung story pag nabukulan. For example, si Mr. Tuk! Pinampas ni Mrs. Nagkabukol dito. Pagkabukol o pagkatama na pagkatama, mas maganda cold ang ilalagay nyo sa loob ng first 24 hours. Pero pag lumampas na ng 24 hours, pagpalagay natin dalawang araw na, mas maganda warm. Kasi ang purpose ng cold, para hindi na siya lumaki palalo o mamaga palalo. Ang purpose naman ng warm, para improve ang blood flow, para sa healing process, para gumaling, para mas mabilis ang recovery. Okay? So, yan. Sana na nakuha niyo yung mga minor tip na yan. Okay? Ngayon, actually, ang daming message dito, no? Oo. Sige, I prepare hot compress. Tama. Yan, Joy. Kung ano yung mas gusto mong gawin, pwede, no? Ilan activated charcoal, saka Epsom salt ang lalagay? Kung planggana, for example, o timba. Lalagyan mo ng kalahating tubig o kaya 1/3 lang. Doc, bakit 1/3? Kasi pag linugnog mo yung paa mo, matatapon naman kung puno, di ba? So, kung mga 1/3 lang ang tubig, para ilublog mo yung paa mo, isang paa o dalawa, sabay, kailangan nyo lang mga dalawang kutsara ng Epsom salt o kaya dalawang kutsara ng activated charcoal combined. Pwede yon. Okay? Ngayon, baka huwag nyo akong tatanungin kung kaano katagal. Nako, Doc, kaano katagal po ba ilalagay yung paa dun sa pinagbabaran na ganun? Sabi ko warm water di ba after mga 10-15 minutes hindi na warm yan? Di pwede mo nang iahon. Pero kung marami kang oras, maski na tatlong araw dyan, pwede mo kung gusto mo. Biro lang ha. Pero ano malay mo, may gagawa niyan. Misan, ganun Masunuri ng pasyente. Ngayon, ang tanong, Doc, paano ko malalaman kung itong nararamdaman ko ay seryoso na? Paano ko malalaman? Number one, ito po ha, pakinggan nyo. Kung yung sakit ng binti nyo ay hindi na naalis at talagang tuloy-tuloy masakit. Kung yung pamumulikat nyo ay tipong araw-araw maya-maya. Kung ang pamumulikat nyo ay may kasamang panghihina na hindi ka na halos makalakad o makatayo. Kung ang inyong napansin na
mga ginagawa nyo, mga pinayo ko, yung unatin nyo, mag-stretching, ibabad, lagyan na warm compress, i-massage, kumain ng tama, ginawa nyo na. Pero hindi pa rin nagbabago. Suggestion ko, maganda makita kayo ng doktor. Bakit? Kasi baka merong tinatawag na peripheral o deep vein thrombosis, peripheral artery disease, o yung mga ugat na nakabara na talaga maski anong gawin nyo, hindi nyo na ma-improve yung muscle spasm. So, tandaan nyo yung sinabi ko, huwag nyo babaliwalain. Bakit? Ayan. May reason din kung bakit. Pagpalagay natin, blood clot yan. O may dugong na muo na nagbara doon. Kailangan maayos kagad yan. Bakit? Yung blood clot na yan, minsan, na-chop off yan. Kumbaga, yung piraso niyan ay sumasama sa daluyan ng inyong dugo. Ngayon, yung piraso ng dugo na buo na yan, na sumama sa daluyan ng dugo nyo, pag may lalas-malas tayo, idinala yan sa brain, pwede tayong magkaroon ng tinatawag na ischemic stroke. Pag sa heart naman napunta, dumalo yan, papuntang heart, pwede ka magkaroon ng heart attack. So, ischemic stroke ang tawag sa pagbabara ng ugat. Iba yung hemorrhagic, ha? Hemorrhagic, yung may pumutok na ugat, nagkaroon ng bleeding sa loob. So, yan ang delikado dyan. Kaya hindi natin pwedeng baliwalain. Lalo na kung tuloy-tuloy na yung sakit. Okay? So, yun ang mga dapat nyong gawin. Ngayon, ano yung mga dapat nyong kainin? Okay, unahin natin sa mga dapat kainin. So far ba, malinaw ba yung paliwanag ko? Oh, Epsom salt sa mercury drug daw, 50 pesos. Oo, tama. Pero isang kutsarita lang yon. Isang kutsarita lang yon, 50 pesos. Eh, biro mo, sabi ko, lagyan mo ng dalawang kutsara. Eh, ang isang kutsara, tatlo. Tatlong kutsarita. So, kailangan mo ng anim na kutsarita para maging dalawang kutsara. Eh, di 300 pesos yun. Medyo mahal. Eh, may nabibiling Epsom salt na malalaking pack na ganyan. Nasa 400 lang. Malalaki, 500. So, tingnan nyo muna sa mga supermarket. Mas practical po yun. Okay? Iba naman yung iniinom, no? Meron Epsom salt na pwedeng inumin. May Epsom salt na pambabad lang. Huwag ko kayong magkamali. Yung Epsom salt na iniinom, pinong-pino. Parang asukal na puti. Pero yung Epsom salt na binababad, eh parang butil-butil, parang asin. No, yan ha. Minsan nga, may mga nakita ko, meron pang amoy. Peppermint, may lavender. Eh, pwede na rin yun, mabango, kasi mabaho yung paa nyo eh. Hindi po, biro-biro lang ho. So, ano yung mga dapat, no? Sa mga sustansya, yung sodium, palagi natin sinasabi, kontrabida. Ano ba yung sodium? Yung alat. Pero alam nyo ba, yung mga taong hindi na kumakain ng sobrang alat o wala ng alat talaga, pinupulikat din dahil kulang sila ng sodium. Hirap, no? Sa isang banda, pinapatigil mo kainin. Sa isang banda naman, sasabihin, sige, kain ka ng konting alat kasi kulang ka sa alat sa katawan, kaya ka pinupulikat. Kaya dapat kumain tayo ng tama. So, ang sodium, potassium, calcium, magnesium, ito po yung apat, ha? Tandaan nyo, ha? Sodium, potassium, calcium, magnesium, apat na mga tinatawag na electrolytes or minerals na importante for muscle and bone function. So, sodium, hindi ko kayo papakainin ng asin, no, mga iodized salt. Ito pong kainin nyo na medyo may source of sodium. Celery, carrots, o yan lang dalawa, tandaan nyo, ayos na. Mag-celery juice ka, carrots juice ka, mapapansin nyo, bihira ka ng pulikatin. Kung ang dahilan ng inyong pamumulikat ay mababang sodium. Paano malalaman? Eh, may blood test naman eh, tinatawag na electrolytes. Ako, rinirequest ko sa pasyente yan. Sodium, potassium, calcium, magnesium, malalaman natin. Para kung may mababa doon, mapunuan natin. Potassium, ang number one dyan, saging. Avocado, yan. Sweet potato, ano ba yung sweet potato? Tamis na kahoy ba tawag doon? O, yun, alam niyo yun, sweet potato, kamoting kahoy! Yun. Tapos, pumpkins. Ang pumpkins is squash. Parang squash, di ba? Yung mga, ang tawag doon, kalabasa! Oh, yan, ginagamit yan pag November 1st. Calcium. Maganda dyan, alam mo ano? Buto ng sardinas. Alam nyo yung sardinas, yung buto niyan, mayaman sa calcium. Gawin nyo, bumili kayo ng maliit na latang sardinas, tanggalin nyo yung laman. Tapon nyo yung laman kasi mataas sa uric acid. Yung buto, kainin nyo. Ayan. Maganda yung mga payo natin, ha? O, biro lang, pero totoo po yun. Ano pa? Dark leafy vegetables. Lahat ng mga maberde, mayaman din yan sa calcium. Nuts. Ano yung nuts? Mga peanuts. Mani.
legumes. Yan, maganda yan. Beans, kaso masama sa uric acid. So, inom ka rito, maganda rito, kontra naman dito. Then, magnesium. Yung magnesium, isa sa pinakapaborito kong supplement sa mga senior citizen. Pag pinupulikat, magnesium. Mahinang buto, magnesium. Pero, with combination with vitamin D3 at calcium. Ang magnesium, pinakamagandang source, dark chocolate. Sarap. Pero, minsan, pag masama rin, pag maraming dark chocolate, nakakatigas ng dumi. Pero, pinakamaganda sa senior citizen, gusto niyo source ng magnesium? Yogurt. Masama daw lasa. Masarap yun. May mga nabibili naman flavor. May strawberry flavor, banana flavor. Subukan nyo po yung yogurt. Yun ang pang kainin nyo everyday, pang merienda. Samahan mo na isang saging. Magandang source of magnesium na and potassium. Mapapansin nyo, mababawasan ang pulikat. Ay, nako. Ayos ba? Ay, paano ko malalaman? Tingnan ko, may nanonood ba sa atin? Abay, wala na yata nanonood. Tingnan ko lang muna. Abay, may 1,100 ha? Okay, hindi pa kayo sawa sa akin, ha? Actually, ngayong gabi, special to. Kasi napansin ko yung last election, maraming nananalo na maganda po ang kanilang performance sa pagdating sa dancing. So ngayon, bibigyan ko kayo na isang special. Special to. Pero, bibigyan ko kayo ng konting ano, ha? Partida. Kasi po, ako hindi tatayo. Sasayo ako na nakaupo. Partida po yan. So, ito po ah. Sundin niyo po kapag di niyo ko sinunod. Na magkakasakit kayo. Bahala kayo. Ready? Start! Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Alam nyo, para sa inyo lahat to, maaaring ikahiya na ako ng buong angkan ko sa gagawin ko. Pero, gusto ko malaman nyo para sa mga senior citizen. Exercise to, ha? Okay? Exercise. Okay? Andito na! Gabay sa Kalusugan! Oh, sige, tira! Tira! Pag-ganyan-ganyan lang yan, eh. Yan, ha? Alam mo, yung pag-ganyan-ganyan, senador na yan. Senatorial to. Ah, Yan yung mga moves na pang senador. Gusto nyo ba makita yung moves na pang presidential? Ha? Gusto nyo, presidential naman. O gayahin nyo ako, presidential. Presidential yan, presidential. Alam nyo, magandang exercise po to, ha. Tingnan nyo, ha, yung mga nanonood. Gayahin nyo ako, ha. Simpleng exercise. Balikat para hindi magka-frozen shoulder. Oh. Ba? Ganyan-ganyan lang. Ngayon, yung leg mo, ganyan-ganyan nyo lang konti. Ganyan, mawala yung frozen shoulder. Oh, masakit kamay nyo, gano'n lang. Basta yug-yug ka lang ng yug-yug. Nakaupo yan. Pag nakatayo, mas maganda. Ganyan, ha? Ganyan lang. Tignan mo, oh. Huy, gayahin nyo ako. Para tayo sira ulo. Yan, ganyan lang. Tignan nyo, exercise po to. Pinagpapawisan ako. Sarap. Puta sa kaliwa. Kanan. Sabay. Ganyan lang, exercise na yan. Oh. Sure. So, actually, pinapasaya ko lang kayo, ha. Huh. Maski magbukang tanga ako rito, pero alam mo, napansin ko, ha. Kanina, sa clinic, sabi ng pasyente ko, Doc, mamaya, abangan ko yung sayaw mo, ha. Sabi ko, bakit? Hindi ba yung lecture ko abangan mo? Abangan ko rin. Pero mas excited ako sa sayaw mo. So, maraming salamat. At sana po, nasayahan kayo sa aking kalokohan. O kaya, natuwa naman kayo sa aking lecture. Bahala na kayo. Basta mahalaga sa aking isip at puso, pasayahin ko kayo. Kung ano man sabihin ng iba,
I don't care. So this is Dr. Gary C, ang inyong gabay sa Kalusugan. Bye-bye.